siyempre po, sa ating naman po mga ikakasal, welcome. At tayo po ay nandito ngayon para isagawa ang pag-ugal ng pagsasalisang kitip ng ating mga nagmamahalan na couples ngayong hapon ito. Ako po ay natutuwa na mag-officiate ng inyong kasal. Ako ay isang habang sa ating buhay. Bago po tayo pumasok doon sa aktual na pagkakasal, magkayaan niyo magbigay na ako ng kaunting pananalita. So again, tayo po ay nandito sa isang civil, pero masasabi natin na mahalaga at activity kung saan magpapalit tayo ng pag-ibigay sa isa-isa. Ako mismo ay 32 years married na. Medyo alam naman po natin yung pinagdadaanan ng mga ikakasal. Alam natin, iba-iba ho ang background ng mga ikakasal ngayon. May kanya-kanya pinanggalingan, may kanya-kanyang dahilan, pero iisa lang po ang focus natin ngayong hapon ngayon. Ay pare-pareho kayong magbibigay ng lifetime commitment. Kung ito yung kauna-unahan ng pagkakataon ng ikasal, yung commitment na ibibigay niyo ngayon ay hindi lamang siyempre sa pagitan ninyong dalawa, hindi pagitan ng batas ng ating bansa at batas ng Panginoon. So dito sa atin, sa Pilipinas, sinasabi niya, walang divorce. Kaya pagkapinyamahan na natin mamaya yung papel niya yan, talagang tunay na lifetime. Sinasaad sa batas. So sa ganung dahilan, siguro ang tanong ko lang sa inyo, handa na ba kayo? Yung buo ang loob, bali na sa loob, handa na ba kayo? Dito sa ating mga kasama dito, wala na lang siguro may dahilan para tumutol. Diba? Wala. Okay. So sa ating pong papasokin, sabi nga, mag-aasawa ay isang ligal na kasunduan. Higit pa rito, ito ay kasunduan sa pagitan ng babae at lalaki na nagmamahalan upang ibahagi ang kanilang buhay. Ang kahalagahan ng commitment na ito ay pagtanggap ng kapurupan ng inyong kapartner bilang isang kaibigan, bilang pangibig, kasama sa buhay. Iba-iba ano, iba-iba ang nagiging aspeto nito. Pagka kayo ay nag-isang dibdib, maraming aspeto. Maaaring pagiging magkaibigan, pagiging lover, pagiging at partner sa buhay. Yan po yung iba-iba ng aspeto. At sabi nga, pag-aasawa ay hindi gawang biro. Ito ay napakahalaga at isang pagpasok sa malalim na obligasyon at responsibilidad. Obligasyon at responsibilidad. Legal na ito sa iyanan ng batas. Ang pag-aasawa ay isang kasunduan na buo ng tahanan. Hindi lang bahay. Magkaiba mo yung tahanan at saka bahay. Yung bahay, yun yung estruktura. Pero yung tahanan, yun yung bumubuo na nakatira doon sa bahay. So, kinakailangan tingnan natin sa perspektibo na ang binubuo natin ay isang tahanan. Bilang mag-asawa, bilang magulang, at bilang bahay na lipunan. Ito rin ay kasunduan na magbahagi ng inyong kinikita sa inyong esposo. What is mine is yours, what is yours is mine, sabi niya. Conjugal na yun, pagpapayari at yung kinikita ng bawat isa. Dahil yan ay dapat napupunta
doon sa inyong pagbinubo na pamilya. Whether may anak o wala, yan ay para doon sa inyong pamilya bilang mag-asawa. Pero syempre, obligasyon din niya ito ang responsibilidad na mahalin at palakihin na may takot sa Panginoon at inyong mga magiging sundi. Kung kayo ay magkaroon ng mga anak, obligasyon at responsibilidad natin na palakihin sila bilang responsable ng mamamayan at mabuting anak ng Diyos. Yan yung mga kaakibat na obligasyon natin sa ating pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay hindi madaling gawin. Nangangailangan ito ng masusing dedikasyon upang tumagal. Ang pag-aasawa ay may katulad sa isang diamante na nanggaling sa lupa. Hindi lamang puno ng kagandahan, kundi nag-uumapaw sa kagalingan, buwan ng katsagaan na siya maghuhugis ng pinakamahalagang bato, panghamang buhay. Yung diamante, yung diamond, pag hindi niyo pa alam, nagsisimula yun sa isang itim na bato. At sa mahabang panahon ng mataas na temperatura, ng pressure, panahon, nagiging kristal. Ibig sabihin, habang tumatagal, lalong gumaganda. Ganun din dapat ang inyong pag-aasawa, ang inyong pag-iisang bibig. Habang tumatagal, dapat lalong gumaganda. Sabi ng iba, may nagbibiro nga ako na kilala, sabi niya, alam mo, pag-aasawa, sa simula, parang mahirap. Pero habang tumagal yan, pahirap ng pahirap. Biro lang naman niya yun. Sa'yo ang tunay na magandang pagsasamahan habang tumatagal lalong lumangin. Nasabi na rin sa atin, marami na nakarinig sa inyo ng kasabihan na gawin natin sentro ng ating pag-aasawa, sentro ng ating married life, ang Panginoon. Agree ba kayo? Kasi kung minsan, iisip natin, tayo lang ang tama, o yung pamilya ay mali. Sa pagitan ng mag-asawa, mahirap nga naman naturo sa mga tama o sino na ito. Paano mo magagawa yun? Kailangan mo ng third party. Kaya, ibig sabihin naman dito, hindi na po sino sino third party. Yung third party natin ang dapat na yung Panginoon. Kung ano ang aral na nakukuha natin mula sa Panginoon, gamitin natin sa ating buhay bilang mag-asawa. Dahil napatunayan naman na yan sa maraming pagkakataon at mahabang panahon na salita ng Diyos ay nakakabuti, nakakalimhilig. So kung meron mo sa inyo may share na salita ng Diyos, ito po yun. Yung unang bahay ay hamok sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 23. Ang sabi doon, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, which he is the Savior. So naka-address ang patukoy sa mga wives. Sabi, submit to your husband, just as the Lord. Just as you do to the Lord. Pero tayo ay sinasubmit natin na sarili natin sa Panginoon dahil siya ang Panginoon. Nandun ang ating mananampalataya sa Kanya. Sinasaalang-alam din natin ang ating buhay sa Kanya, sa Panginoon. E ang Panginoon, siya ang head of the church. Kaya yung body of Christ ay nagsasubmit sa Panginoon. So, sinihinahin tulad sa salita ng Diyos na tayo bilang mga wives submit to the head of the family. Dahil ang head of the family is the husband. Responsibilidad ng husband. Hindi ang kapangyarihan ng head of the family. So, paalala sa mga lalaki, hindi kapangyarihan ng pagiging head of the family. Yan ay responsibilidad. Nadalhin ninyo sa mabuti ang inyong pamilya. Obligasyon niyo. So, bilang head, para rin kung mayor, head ng ating pamahalaan ng lungsod,
In return, ang sinasabi ng Panginoon, wives, submit to your husbands, being the head of the family. Pero hindi absolute, pabalikan ko ulit, hindi absolute yung sinasabi ko, yung head ng family, yung lalaki, dadalhin niya dapat yung pamilya niya sa tama. Kung hindi niya dinadala sa tama, eh hindi obligado yung babae na mag-submit. Yung lalaki, babae, hindi kanya dinadala sa tama. Kung yung lalaki, lasintiero, hindi kanya dinadala sa tama. Kung yung lalaki, yung binawaltas ang pera, ang pamilya, hindi kanya dinadala sa tama. So hindi ibig sabihin na sinabi ko submit to your husbands, eh kaya mo na lang submit to you. Maliwanag ko ba? So second part, Ephesians chapter 5 verse 25. Sabi dito, husbands, ito naman sa mga lalaki natin, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing of water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as they love their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ does for the church. So yun ang sabi sa mga lalaki. Mahalin niyo yung inyong asawa tulad ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. So hindi natin dadalhin ang sama-sama ng ating mga asawa. Hindi natin sasaktan ang ating mga asawa. Hindi natin pababayaan ang ating mga asawa. Yan ang tagubihin. Hindi sila sinabi ng Panginoon na, sige, ikaw ang head of the family, ikaw ang boss. Sabi niya, mahalin mo, pakita mo na siya ay mahal. Sa ganitong mga paalala, sana po ay may sa isip, may sa puso natin ang ating mga responsibilidad bilang mga magiging mag-asawa. Kapag isa sa atin, babae at lalaki, may kanya-kanya responsibilidad. Tulungan ang kinakailangan pag kayo ay nag-isama ng permanente. Tulad na na-observa ko nga kanina, iba-iba tayong background. Maaaring may iba sa inyo, medyo matagal na rin nagsama. Pero iba na kasi ngayon, huwag ka nagpalitan na kayo ng commitment ngayon at nagpirmahan na tayo, legal na obligasyon. Kaya, kailangan ang buo ang ating loob na tiyakin ang mapapanatili natin ang pagkakas. Dahil sabi na hindi ito para tayo ng pagkakasimulo na hinita ng luwa. Ngayon sa lugar na ito, binabahagi ko sa inyo ang lahat ng aking binanggit upang manatili at tumagal ang inyong pagsasama. Walang ibang pantatali na hihigit pa sa ating gagawin ngayon. Sa dako ito, naanyayahan ko na tumayo ang mga nagkakasal. Ito yung exciting part. Humarap sa inyong partner. Tiyakin niyo yung partner ni Pano, di ba? Check, double check. Magtinginan kayo sa isa't isa, sa inyong mga mata. Walang kukurap, ha? At walang ilingon sa iba. Hawakan niyo ang kamay ng inyong kapartner. At sasagot sa aking mga katanungan na una-una ang mga lalaki. Okay. Lalaki, tinatanggap mo ba sa babae na iyong magiging asawa? Sagot? Hindi dapat nahihiya. Pinapangako mo ba na siya ay iyong mamahalin at pangangalagaan?
kalagayan, maging sa karamdaman at kagalingan, sa hirap at ginhawa, magiging tapat sa kanya habang buhay. Sa mga babae naman, kayo naman po sumagot, lakasan din ninyo. Tinatanggap mo ba si lalaki na iyong magiging asawa? Pinapangako mo ba na siya ay iyong mamahalin at pangangalagaan? Kakalingain maging sa karamdaman at kagalingan, sa hirap at ginhawa, maging tapat sa kanya habang buhay, sa mga tuwid. Mga lalaki na naman ulit, sumunod po kayo sa aking sasabihin, ito na po yung inyong commitment. Tinatanggap kita, take two. Tinatanggap kita, mula ngayon, hanggang sa mga susunod na panahon, sa hirap at ginhawa, sa kayamanan at kasalanan, karamdaman at kagalingan, mamahalin at aalawin, ngayon at magpakailanman, hanggang sa kabilang buhay. Mga babae naman, sumunod po kayo sa amin, medyo nakasal ninyo, ha? Tinatanggap kita, mula ngayon hanggang sa susunod na panahon, sa hirap at ginhawa, sa kayamanan at kasalanan, karamdaman at kagalingan, mamahalin at aalawin, ngayon at magpakailanman, hanggang sa kabilang buhay. Mga ikakasal, inyong ipinahayag ang pagsangayon sa harapan ng Diyos at komunidad, gayon din sa presensya ng inyong mga pamilya, kaibigan at saksi, ang inyong commitment. Aking kinukumpirma ang pagtatali ng inyong pagkakasundo. Palakpakan po muna natin sa inyo. Dumako tayo ngayon sa seremonya ng singsing. Pakihanda ang mga singsing. Mga lalaki, ihanda nyo sa daliri ng inyong kapartner ang singsing. Ang singsing ay simbolo ng walang hangganan. Nawa, ang pagsasama ng bawat isa ay maging katulad din ng singsing na yan na walang hanggan. Makikita niyong bilog yung singsing, walang simula, walang patapusan. Ganyan sana ang iyong pagmamahal. Sa mga lalaki, sunod po kayo sa aking sasabihin. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal at katapatan. Aking tinatanggap ang iyong kabuuan at ang iba pang tungkol sa iyo. Binibigay ko ang aking sarili na may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa lahat ng araw ng aking buhay. Simula ngayon, hindi ka naging isa. Ito ay aking ipinapangako. Isuot mo na yung singsing. Sa mga babae naman, pakihanda ang singsing sa daliri ng lalaki. At sumunod po sa akin, mga babae. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal at katapatan. Aking tinatanggap ang iyong kabuuan at lahat ng tungkol sa iyo. Ibinibigay ko ang aking sarili na may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa lahat ng araw ng aking buhay. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa.
ito ay aming pinapangako. Mahalin niyo ng isuot ang sasing sa daliri ng inyong asawa. Ngayon, inyong ipinangako ang pag-ibig sa isa't isa, katapatan at pangangalaga sa isa't isa, at inihandog ang inyong mga sarili sa kasal sa harap ng tao at ng Panginoon Diyos. Dahil dito, sa presensya ng mga naririto ngayon at ng ating Panginoon Diyos, bilang inyong punong lungsod, at sa ibuisan ng kapangyarihan ng pinagkaloob sa akin ng sayang ng mata sa Pilipinas, pinapahayag ko na kayo ay mag-asawa na. Halaga, maaari ka ng halikan na inyong isis. 5 seconds. Hello. Yeah, isa pa daw po. May request po, isa pa daw po. May request. Maraming photographer na gusto ko kumuha ng picture. Ikaw, 5 seconds. Nandyan po, magtatapos ang ating ceremonya. Congratulations and best wishes sa mga kasama. Buhay! First of all, we're in this team. Congratulations for